ligtas. Okay? Bakit sila hindi ligtas? Tingnan niyo ang sabi. Sapagkat tunay na tayo, ang sinasabihan po ito. Okay? Sabi, sapagkat tunay na tayo, pinangaralan ng mabuting balita. So sila, narinig na ang tinig ng Panginoon. Narinig nila ang mabuting balita. Okay? Sabi, gaya rin naman nila. Sino yung sila? Ito. Narinig nila ang tinig ng Panginoon. Narinig rin nila ang ano? Ang ebanghelyo ng Panginoon. Tulad rin nila. So yung pagkakasabi ng tulad rin nila, tayo ay pinangaral ng mabuting balita tulad rin nila. Ibig sabihin, tayo ay pinangaral ng mabuting balita, sila man ay pinangaral ng mabuting balita. So, sa bawat panahon, nagsasalita ang Panginoon. Sa bawat panahon, nagsasalita ang ngaral ng ebanghelyo. Ang dapat tayong gawin ng mga taong sa bawat ano, itong panahon niya, itong panahon niya, o itong panahon niya, kung maririnig niya ang tinig ng Panginoon, dapat niya tanggapin. Yun ang sabi ng sumulat ng Hebrew. Sabi, sapagkat tunay na tayo pinangaral ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Pero ang sabi, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Sayang, di ba? Hindi nila napakinabangan ang salitang napakinggan. Bakit? Dahil sa walang kalakip ng pananampalataya ang narinig. Ibig sabihin, itong mga ito, ayun o, nung marinig nila ang tinig ng Panginoon, narinig nila ang pangaral ng Ebanghelyo, sila, ayun o, sila ay nanampalataya. At nagpatuloy sa pananampalataya. Ngunit ang mga taong ito, ayun o, bagamat sila ay nanampalataya, hindi sila nagpatuloy sa pananampalataya. Kaya sabi nito, tawalan, walang kalakip, hindi nila inilakip ang pananampalataya sa mga bagay na kanilang narinig. Okay? Hindi sila nagpatuloy. Alam naman natin, nanampalataya sila sa Diyos eh. Di ba? Sa history, alam natin, nanampalataya sila sa Diyos, dininig nila ang salita ng Diyos, pero sa kanilang pagdinig ng salita ng Diyos, hindi sila nagpatuloy sa kanilang pagtitiwala na kanilang ipinagtiwala ng pasimula. Hindi ito natapos hanggang katapusan. Okay? Naintindihan nyo? Yun ang nangyari sa kanila. Kaya hindi sila nakapasa sa kapahingahan, bagamat tinanggap nila ang salita ng Diyos, ito ay hindi nila pinanatilihan. At ito yung maging aral sa atin sa 2014, sa panahon natin ngayon, ganun din. Matapos natin tanggapin ang Panginoong sa Kristo, dapat magpakatatag tayo sa pagtitiwala ito hanggang sa katapusan ng ating buhay o hanggang sa katapusan ng tanong. So, tuloy natin, sabi doon sa Hebrews chapter 3 verse 4 verse 3, sapagkat tayong nagsisampalataya, ano sabi? Ito sinasabihan po noon. Tayong nagsisampalataya. Nakapasok na, hindi pa? Nakapasok, hindi pa. Papasok pa lang. Kailan nagawa niya yun? Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang sumampalataya mabautiso maliligtas. Hindi niya sinabi ang sumampalataya mabautiso maliligtas? Maliligtas! Oras na ikaw sumampalataya at mabautismo at patuloy ka sa pananampalataya mo yan, maliligtas ka. At yun nga, kung magiging matatag sa pasimula ng ating pananampalataya hanggang katapusan, ito ang mangyayari. Nasabi, sapagkat tayo nagsisisampalataya. Hindi sinabi sumampalataya. Sabi, nagsisampalataya, ano? Ay nagsisipaso. On the process of entering. Saka natin yan? Nagsisipaso sa kapahingahan yun. Ipinangako ng Diyos na ibibigyan ka ng kapahingahan. Ikaw na sumampalataya at nagpapatuloy sa pananampalataya. Ayan o, nasa proseso ka ng ano, ng pagpasok sa kapahingahan yun. Okay? At yung sinusulatan, di ba? Matagal ng panahon na naging Kristiyano ito. Pero ngayon pa lang sila sinasabihan, nagsisipaso. Gaya ng aking sinumpa ng aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingan, bagamat ang mga gawain na tapos na,
mula ng itatag at sanlibutan. Ito po yung sinasabihan. Pero itong mga sinasabihan ito ay ano? Sila ay merong pag-asa sapagkat ipinangako ng Diyos ito, bukas ito, available ito, yung promise of entering rest ay available at ang sino man nagpapakatatag sa kasimula ng kanilang pananampalataya, sila yung nagsisipaso sa kanyang kapahingan. Tayo rin, ganun rin. Yung tayong nanampalataya sa ating Panginoong Kristo at patuloy na sumasampalataya at nagiging matatag sa ating pagkakatiwala sa Kanya hanggang sa katapusan, tayo rin ay may pag-asang pumasok doon sa Kanya, ano, doon sa Kanyang kapangyarihan. Eh yung magsasapraktika ng reliyon, hindi yung matapos ng tanggapin, okay na. Tayo'y nagpapatuloy. Ang kahalagahan yung tayo ay nagpapatuloy na tayo ay hindi bumibitaw sa ating pagtitiwala sa Panginoon Jesus Christ. Magkasakit lang, ayaw na, nawalan lang ng trabaho, ayaw na, napagalitan lang ni nanay, ayaw na, nagkaroon na nakaaway, no? Sa church, ayaw na. Minsan ganun eh, no? Lipat na ng ibang church. Okay? Hindi, ayaw ng Diyos nun eh. Once na ikaw ay nagpasimula magtiwala, maging matatag ka sa pasimula ng iyong pagtitiwala, ang sabi, hanggang sa ano? Hanggang sa katapusan. Yung nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang magtiis, may pagtitiisan wala? Meron. Ang magtiis hanggang wakas, yun lamang po yung maliligtas. Ang magtiis hanggang wakas, binasa natin kanina sa Matthew chapter 24 verse 13, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas.